Marshall Peak, Kabanata 2165. Natalo ka. Isang matalim na berdeng ilaw ang hugis parang al at dumiretso sa dibdib ni Yangkai. Tumayo si Yangkai sa pwesto at malamig na tumingin sa kanya. Isang layer ng madilim na berdeng ilaw ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang katawan at naging isang malakas at malakas na kalasag. Tumama ang berdeng ilaw sa kalasag at sabay na bumagsak. Paanong nangyari ta? Nagulat si Human Sovereign. Si Yangkai ay maaaring magsagawa ng mga holy spells at mapakilos ang kapangyarihan ng holy tree. Kung tutusin, isa rin siyang wizard at isang wizard ang maaaring magsagawa ng mga holy spells. Ngunit bakit automatikong protektahan siya ng holy tree ng walang anumang uri ng ritual na pagbibinyag? Ang dahilan kung bakit mapoprotektahan at mailigtas ang mga prinsipe at prinsesa sa panahon ng kagipitan ay dahil sa isang napakasalimuot na ritual ng pagbibinyag. Sa sandaling ito, ang holy tree ay nagbigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam. Sa isang banda, hindi nito tinanggihan ang utos ng Human Sovereign, ngunit sa kabilang banda, ito ay humahadlang sa kanya sa pagpatay sa kalaban. Para itong batang masuwiin, ginagawa ang lahat ng gusto nito. Gusto mo talaga akong patayin? Ngumisi si Yangkai. Halatang inaasahan niya ito. Hindi nagsalita ang Human Sovereign, ngunit naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Binago niya ang incantation sa kanyang bibig at itinaas ang kanyang kamay at nagpasabog ng Thunder of Fury kay Yangkai. Ang Thunder of Fury ay nakakatakot. Para itong dragon na umiiling-iling at kinakawag ang buntot. Sa isang kisap mata, ito ay sumabog sa harap ni Yangkai at namulaklak ng isang nakasisilaw na liwanag, ganap na bomb alat kay Yangkai. Muling nagbago ang ekspresyon ng Human Sovereign. Nang mawala ang liwanag, nakita niya si Yangkai na nakatayo sa lugar na hindi nasaktan. Kahit ang damit niya ay hindi lukot. Bakit? Human Sovereign ay umungal, ngunit hindi kay Yangkai, ngunit sa Holy Tree. Para itong isang maharlikang ama na pinapagalitan ang isang mapaglarong bata. Ang Holy Tree ay dalawang beses na nasira ang kanyang mga plano, at ito ay medyo hindi mabata. Malamig na sinabi ni Yangkai. Gusto mo bang malaman kung bakit? Umungol ang Human Sovereign. Anong ginawa mo? Ngumuso si Yangkai. Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ko o hindi? Bakit niloloko ang sarili mo? Ang Human Sovereign ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ako ang Human Sovereign, kung gaano kalakas ang loob mong sumuway sa akin. Walang nakakaalam kung si Yangkai o ang Holy Tree ang kanyang kausap. Sumigaw siya at umawit ng isa pang incantation. Nang kantahin niya ang incantation, biglang nanginig ang Holy Tree, parang may kakaibang pagbabago. Pagkatapos, damaloy ang malaking halaga ng berdeng enerhiya mula sa Holy Tree at lumundag sa katawan ng Human Sovereign, na naging sanhi ng patuloy na pagtaas ng kanyang aura. Ang hindi gaanong katangkad na katawan ay biglang naging kahanga-hanga. Patayin ang gansa na nangangitlog ng mga gintong itlog. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit si Yangkai nang makita niya ito. Nagsimula siyang kumanta ng parehong incantation, ngunit ang incantation ay tila mas sinaunang at malabo kaysa sa Human Sovereignty incantation. Ito ay mas misteryoso at mahirap intindihin. Kahit na hindi niya alam kung anong uri ng wizard ang ginagamit ng Human Sovereign, naramdaman niya ang isang bagay na hindi nakikita mula sa Holy Tree. Ang mga aksyon ng Human Sovereign ay nakakasira sa pundasyon ng Holy Tree, nakatumbas ng pagpatay sa gansa na naglagay ng mga gintong itlog. Tila wala siyang pakialam sa anumang bagay upang harapin si Yangkai. Ang pundasyon ng Holy Tree ay nayanig, at ang Human Sovereign City ay malalagay sa problema. Ang berdeng enerhiya na dumadaloy patungo sa Human Sovereign ay tila nakatagpo ng ilang uri ng pagtutol, at nagsimulang bumagal. Nakita ito ng Human Sovereign at lalo siyang nagalit. Palakas ng palakas ang kanyang incantation, at gusto niyang nakawin ang kapangyarihan ng Holy Tree mula kay Yangkai. Malamig na tiningnan siya ni Yangkai, ngunit hindi nagbago ang kanyang tono, at nanatili siyang tapat sa kanyang puso. Magkaharap silang dalawa ng ganito. Walang kislap ng mga espada, ni nagkaroon ng bagyo ng dugo. Sa halip, ito ay isang napaka-espesyal na paraan ng pakikipaglaban. Aagawin ng mananalo ang lahat, at ang matatalo ay yapokan. Ang susi sa lahat ng ito ay ang taginting sa pagitan ng isa at ng Holy Tree. Ang mas malalim na sumasalamin sa Holy Tree, mas malakas ang kapangyarihan na makokontrol ng isa. Parehong alam ito ni Yangkai at ng Human Sovereign, kaya hindi sila nag-atake sa isa't isa at ginawa lamang nila ang kanilang sarili. Ang Holy Tree ay walang malinaw na pag-iisip. Ito ay isang labi lamang ng kamalayan, at binantayan nito ang kalooban ng wizard. Kahit sinong wizard ang nauuhaw sa kapangyarihan mula rito, makikipagtulungan ito. Ang berdeng ilaw sa katawan ng Human Sovereign ay minsan maliwanag at minsan mahina. Kapag maliwanag, nangangahulugan ito na mayroon siyang bahagyang bentahe sa laban, at kapag ito ay mahina, ito ay kabaligtaran.
Bigla niyang napagtanto na si Yang Kai ay isang napakahirap na kalaban, at hindi ito kasing daling harapin gaya ng inaakala niya. Ang resonance ng taong ito sa Holy Tree ay hindi mas mababa sa kanya, ang human sovereign na nanirahan sa tabi ng Holy Tree mula pa noong bata pa siya. Kung hindi dahil dito, matagal na niyang tinapos siya, at hindi na sila maglalaban ng draw ngayon. Ang Holy Tree ay tila may espesyal na pagmamahal para sa tagalabas na ito, at ito ay pumanig sa kanya sa lahat ng paraan, sama-sama sa kanya. Bigla niyang napagtanto na isang pagkakamali na hayaang pumasok si Yang Kai dito para pagmasdan ang Holy Tree. Kung pinatay niya siya sa Hall of Human Sovereign City, maaaring hindi ito masyadong magulo. Ako ang Human Sovereign, ako ang Human Race King. Ang Human Sovereign ay umungal sa kanyang puso, umaasa na ang kaisipang ito ay maipapasa sa Holy Tree, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magkakaroon ng kabaligtaran na epekto. Malinaw niyang naramdaman na tinatanggihan siya ng Holy Tree, tulad ng isang bata na tinuruan ng leksyon ng kanyang ama at may pusong suwail. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang mukha. Bagamat mahirap pakitunguhan si Yang Kai, may mga paraan pa rin para harapin siya. Ngunit kung mawalan siya ng suporta ng Holy Tree, siya ay magiging isang matandang lalaki sa Second Order Emperor Realm. Mayroong hindi mabilang na mga tao sa Human Sovereign City na mas malakas kaysa sa kanya. Ang Human Sovereign ay hindi nang ahas na hayaan ang kanyang imahinasyon na tumakbo ng ligaw, at maaari lamang magsimula kay Yang Kai. Habang binibigkas niya ang incantation, bigla niyang ibinahagi ang kanyang boses. Kung may oras ka para makipaglaban sa Emperor na ito, bakit hindi ka maglaan ng oras para pangalagaan ang iyong babae? Kung hindi mali ang Emperor na ito, dapat ay malapit na siyang mamatay, tama ba? Paano kung ito ay ang Dragon Race? Paano kung ito ang pinuno ng lahat ng espiritu? Mayroong hindi mabilang na mga masters sa Human Sovereign City. Maging ang Dragon Race ay matatalo dito. Nanatiling hindi natin nagsiyang Kai at mahinang nagsabi. Hindi ko kailangan ng babae ko na alagaan siya, dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Sok sok, hindi na bata si Master. Mukhang hindi na siya mabubuhay ng maraming taon. Naisip mo na ba kung kailan ka bababa sa trono? Sa tingin ko may iilang prinsipe na hindi masama, lalo na ang Third Prince. Ang kanyang paglilinang ay hindi masama, at ang kanyang puso ay matyaga. Siya ay napakaangkop na magmana ng iyong posisyon ng Human Sovereign. Ibinibigay lang niya sa mga tao ang pakiramdam na siya ay medyo masama, ngunit walang sino man ang perpekto. Hindi rin masama ang Second Princess. Nagtataka ako kung mayroong isang president ng isang babae na naging emperor sa Human Sovereign City. Kung mayroon, maaari mong ipasa ang trono sa Second Princess. Sa tingin ko ay napaka-ambisyosa ng prinsesa. Tumahimik ka, galit na sigaw ng Human Sovereign. Humalaklak si Yang Kai, wala kahit ni isa sa dalawa. Tapos, parang may balak ang master na ipasa ang trono sa First Prince. Ang First Prince ay guman sa alak at kababaihan. Hindi siya isang magandang pagpipilian. Kung ang Human Sovereign City ay mahulog sa kanyang mga kamay, sa palagay ko ay walang magandang maidudulot ito. Pagdating ng panahon, ang iyong mga kapatid ay magkakaaway at magdudulot ng kaguluhan. Hindi ko akalain na ang guro ay makakapagpapahinga ng mapayapa kahit mamatay ka na. Hindi tama iyon. Ang First Prince ay malinaw na isang walang kwentang basura, gayunpaman, siya ay isang eight-leaf cultivator. Parang pinapaboren mo talaga ang First Prince, Ginoo. Hindi kaya ang ina ng First Prince ay isang taong mahal mo? Kaya ba mahal na mahal mo ang First Prince? Nagkaroon ng kaunting pagbabago sa ekspresyon ng Human Sovereign. Bagamat ito ay bahagya, hindi ito nakaligtas sa pansin ni Yang Kai. Patuloy na pinapaypayan ni Yang Kai ang apoy. Mukhang tama ako. At saka, sa pagtingin sa guro, natatakot ako na ang taong mahal mo ay patay na. Hindi ko akalain na ganoon na lamang ka-infatuated si Master. Sigurado akong natuwa ka sa kagandahang iyon noong bata ka pa. Gayunpaman, ang mga patay ay hindi na muling mabubuhay. Ang aking pakikiramay, guro, ang mga alaala ay isang uri din ng kagandahan. Hindi masamang karanasan ang mangarap tungkol sa kanila sa kalagitnaan ng gabi. Ang mukha ng Human Sovereign ay kumaibot na para sumabog siya at sinundot sa isang masakit na lugar. Hindi na makayanan pa, siya ay galit na hinayla ang kapangyarihan ng Holy Tree. Si Yang Kai ay sumanggot ng malamig at sinabing, "Natalo ka na." Sa sandaling siya ay tapos magsalita, ang Human Sovereign ay umungol at umatras ng ilang hakbang. Ang malabong berdeng kinang sa kanyang katawan ay bigla ding nawala. Ang kanyang ugong sa Holy Tree ay biglang naputol. Sinubukan niyang kumonekta muli sa Holy Tree, ngunit para itong batong lumulubog sa dagat. Hindi tumugon ang Holy Tree. Alam niyang masyadong nag-iba ang estado ng kanyang pag-iisip kanina. Masyado siyang sabik sa tagumpay, at dumanas siya ng matinding pagkatalo sa laban ng ito.
E ano kung wala akong proteksyon ng Holy Tree? Ang kultibasyon ng Emperor na ito ay mas mataas kaysa sa iyo. Ang Human Sovereign ay ayaw umamin ng pagkatalo. Ang kanyang lumang katawan ay biglang umayos, at ang kanyang Second Order Emperor Realm Cultivation ay sumabog. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas si Yang Kai. Sa isang sandali, ang hangin at mga ulap ay lumundag, at ang kapangyarihan ng kanyang palad ay hindi nasusukat. Gumisi si Yang Kai at sumuntok pasulong. Ang Emperor Qi ay sumugod sa kanyang kamao, at isang marahas na kapangyarihan ang bumuhos. Nang magbanggaan ang kamao at palad, ang Human Sovereign ay lubhang nasugatan. Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Lumipad siya na parang saranggola at bumagsak ng husto sa lupa. Matagal siyang hindi gumagalaw. Maririnig ang tunog ng mga yabag. Dahan-dahan ang lumapit sa kanya si Yang Kai at tumingin sa kanya. Nilunok ng Human Sovereign ang dugo sa kanyang lalamunan, nanginginig na tumayo, at umungol. Ako ang Human Sovereign. Ako ang hari ng human race. Paano mo ako pakikitunguhan ng ganito? Alam mo ba kung bakit ka natalo? Mahinahong tanong ni Yang Kai. Natigilan ang Human Sovereign. Gusto niyang malaman ang sagot, ngunit hindi niya magawang gawin iyon. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagtanong siya sa matigas na tono. Bakit? Ang isang makatarungang layunin ay nagtatamasa ng maraming suporta, habang ang isang hindi makatarungang layunin ay nakakahanap ng kaunting suporta. Itinuring mo ang Holy Tree bilang isang pinagmumulan ng kapangyarihan na maaari mong makuha sa iyong kalooban. Itinuring mo ito bilang isang kapital kaysa sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Nagkakamali ka, sinabi ng Human Sovereign. Ang Holy Tree ay may ganoong pag-iral. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Matigas ang ulo. Patawad kung hindi mo alam ang iyong mga pagkakamali, ngunit kung gagawin mo, karapat-dapat kang mamatay. Hindi pinoprotektahan ng Holy Tree ang Imperial Family, ni pinoprotektahan nito ang Wizard. Pinoprotektahan nito ang buong human race. Gayunpaman, tinatrato mo ito bilang iyong sariling pribadong pag-aari. Katawa-tawa, sinabi ng Human Sovereign. Kalokohan, ngumisi si Yang Kai. Kalokohan ang sinasabi ko. Ang Spirit Array ng Human Sovereign City ay pinapagana ng Holy Tree. Pinoprotektahan nito ang buong Human Sovereign City mula sa labas ng mundo, pagkatapos, sinasabi mo na kalokohan ang sinasabi ko. Sa tingin ko nakikita mo ang mga bagay dahil matanda ka na. Pagkatapos mag-resonate sa Holy Tree, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na ang kapangyarihan ng Holy Tree ay sumasakop sa buong Human Sovereign City. Dahil dito ay maaaring manatiling hindi nagbabago ang Human Sovereign City sa Reincarnation World. Malungkot na sinabi ng Human Sovereign. Ano ang punto ng sabihin ang lahat ng ito ngayon? Natalo ako. Bahala na kung patayin mo ako o kakalmutan mo ako. Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, kailan ko sinabing papatayin kita o kakalmutan kita? Nagulat ang Human Sovereign at sinabi, handa ka bang palayain ako? Iyon ay depende sa iyong pagganap. Ang Human Sovereign ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay nagsabi, siguro. Ano ang kahilingan ng kamahalan? Sa sitwasyong ito, kahit na gusto ng taong nasa harapan niya na agawin ang posisyon ng Human Sovereign, wala siyang kapangyarihang lumaban. Mula noong sinaunang panahon, ang Human Sovereign City ay palaging ganito. Ang kumokontrol sa Holy Tree ay ang Human Sovereign, at ang kumokontrol dito ngayon ay isang tagalabas. Marshall Peak, Kabanata 2966. Ang lihim ng umiikot na mundo. Maraming ideya ang pumasok sa isipan ng Human Sovereign. Siya ay nakahanda na sa pag-iisip na makipagtawaran kay Yang Kai. Lihim siyang nagpasya na kung ang taong ito ay gumawa ng anumang labis na mga kahilingan, hindi imposible para sa kanya na magkunwaring pagkamagalang. Hanggat hindi niya inaagaw ang posisyon ng Human Sovereign, lahat ng iba ay mapag-usapan. Kinailangan niya munang pakalmein siya, pagkatapos ay dahan-dahang mag-isip ng paraan upang harapin siya. Sabihin sa akin ang tungkol sa kasaysayan ng Human Sovereign City at ang Reincarnation World. Ano, medyo natigilan ang Human Sovereign, nag-iisip kung nagkamali ba siya nang narinig. Ngayong isa na siyang isda sa chopping board, magagawa na ng tagalabas na ito ang anumang gusto niya, ngunit hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong kahilingan. Nakahanda na ang Human Sovereign na putulin ang kanyang laman, ngunit ang kabilang partido ay bumunot lamang ng buhok. Hindi man lang ito maituturing na bumunot ng buhok. Talaga bang matanda ka na, bulag at bingi? Malamig na tiningnan siya ni Yang Kai, hindi nasisiyahan sa kanyang reaksyon. Sa wakas ay natitiyak ng Human Sovereign na si Yang Kai ay gumawa lamang ng isang simpleng kahilingan. Lihim siyang nag-isip tungkol sa mga intensyon ni Yang Kai. Kasabay nito, inayos niya ang kanyang mga iniisip at sinabing, dahil gusto mong malaman, kaya ako.
saka ko na lang sasabihin. Medyo awkward ang ekspresyon ng Human Sovereign. Ito ay palaging iba na kumilos ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi niya akalain na darating ang araw na kailangan niyang kumilos ayon sa kagustuhan ng iba. Limitado lang ang alam ko. Kung meron man akong hindi alam, mangyaring hawag akong sisihin. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag masyadong magulo." Umubo ang Human Sovereign at sinabi, "Sa totoo lang, ang reincarnation world ay talagang bahagi ng astral world. Siyempre, ang astral world ay hindi tinawag na astral world noong panahong iyon, kaya hindi ko alam kung ano ang tinawag na ancestral land. Tinawag ng aming mga ninuno ang kanilang sarili na mga barbaro, at ang mahika ng wizard ay laganap. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at namuhay at dumami sa mga tribo. Bagamat nagkaroon ng labanan, ang sangkatauhan ay maunlad." Habang nagsasalita siya, lihim niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Yang Kai. Nalaman niyang medyo kakaiba ang ekspresyon ni Yang Kai, na para bang may naaalala siya. Hindi niya alam kung alin sa kanyang mga salita ang nakaantig, ngunit hindi siya nang ahas na huminto at nagpatuloy. Bigla, isang araw, isang malaking butas ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga powerhouse ay lumabas sa butas na iyon at sinalakay ang mga barbaro. Ang mga powerhouse na iyon na nagmula sa hindi kilalang lugar ay tinawag ang kanilang sarili na Demon Race. Ang Demon Race ay may maraming kapangyarihan, at ang pagpatay ang kanilang pangalawang kalikasan. Maraming tribo ang dumanas ng matinding casualty. Sa harap ng napakalakas na kalaban, natural na ayaw ng ating mga ninuno na magbitiw sa kanilang sarili hanggang mamatay. Ginamit nila ang lakas ng buong barbarian race para lumaban. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang lahi ay lubhang mabangis. Ang digmaang iyon ay tila tumagal ng maraming taon. Maging ang barbarians o ang demon race, magkabilang panig ay dumanas ng matinding casualty. Ang larangan ng digmaan noong panahong iyon ay ang reincarnation world ngayon. Nagulat na sabi ni Yang Kai, "Ang reincarnation world ay isang larangan ng digmaan." Pagkatapos, "Tulad ng sinabi mo, bakit ang reincarnation world ay nahiwalay sa astral world?" Sabi ng Human Sovereign, "Maaaring hindi mo alam, ngunit ang dahilan kung bakit nanalo ang ating mga ninuno sa digmaang iyon ay tila may kinalaman sa Holy Tree. Ayon sa mga sinaunang talaan, ang Holy Tree ay nagsakripisyo ng sarili upang selyuhan ang daanan kung saan sumalakay ang Demon Race. Sa kasamaang palad, ilang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa huli. Ang mga batas ng Astral World at ang Demon Territory ay nagsagupaan, na nagpatalsik sa buong larangan ng digmaan sa Void. Iyon ay kung paano ipinanganak ang Reincarnation World. Ang mga tao at mga demonyo na pinalad na mabuhay sa larangan ng digmaan ay naninirahan dito mula noon. Sa simula, ang dalawang lahi ay mahigpit pa ring naglalaban sa isa't isa, ngunit ang mga batas ng lugar na ito ay lubhang kakaiba, na nagiging sanhi ng labis na paghihirap ng ating sangkatauhan. Nagbago ang mga batas ng Reincarnation World. Sa ilang mga oras, ito ay katulad ng Astral World. Sa panahong iyon, ang ating human race ay malayang makakakilos ng hindi naaapektuhan ng mga batas. Gayunpaman, sa ilang mga oras, ito ay konektado sa Demon Territory. Ang spiritual energy ng langit at lupa ay nabago sa demonic chi, na naging dahilan upang mahirapan ang human race na lumipat. Sa huli, umasa tayo sa Holy Tree upang unti-unting itatag ang Human Sovereign City, na nagpapahintulot sa human race na magkaroon ng foothold. Sa isang kisap mata, daan-daang libong taon na ang lumipas. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Komplikado ang kanyang tingin habang nakatingin sa matayog na sinaunang puno. Buhay pa si Ching. Bagamat hindi siya ang matalinong matandang mula noon, buhay pa siya. Nasa kanya pa rin ang huling bakas at ginagamit pa rin niya ang kanyang katawan para protektahan ang natitirang human race. Kung hindi dahil sa kanya, walang lugar para sa human race sa reincarnation realm. Ito ay dahil noong ang mga batas ng langit at lupa na angkop para sa umiral ang demon race, na nagang demonic chi. Ang human race ay hindi maaaring mabuhay sa lahat. Sa kabilang banda, ang demon race ay hindi gaanong pinaghihigpitan. Matagal na silang nakaligtas sa ganitong malupit na kapaligiran. Natural, hindi sila maaapektuhan sa isang mas magandang kapaligiran. Ang impormasyong ibinunyag ng Human Sovereign City ay pinatunayan ang kanyang karanasan sa Dream World. Nangangahulugan ito na hindi nagsisinungaling ang Human Sovereign City. Hindi rin nagsinungaling si Butterfly. Gayunpaman, ang katotohanan at ilusyon ay hindi ganap na pareho. Hindi bababasa, ang ilusyon na naranasan ni Yang Kai ay hindi humantong sa pagsilang ng Reincarnation World. Namatay din si Ching sa labanang iyon. Hindi niya alam kung may mali sa record ni Butterfly. Kung ganoon, ang Reincarnation World ay talagang matatagpuan sa isang special crevice. Tanong ni Yang Kai na nakakunot ang noo. Tumanggo ang Human Sovereign City at nagsabi,
Tama, marami ring hula ang ating mga ninuno tungkol sa lokasyon ng reincarnation world. Gayunpaman, naniniwala silang lahat na ang mundong ito ay matatagpuan sa isang siwang. Ang siwang na ito ay matatagpuan sa pagitan ng astral world at ng ang teritoryo ng demon race. Sa makatuwid, ang mga batas ng mundong ito ay patuloy na nagbabago. Minsan ito ay apektado ng mga batas ng astral world, at kung minsan ito ay apektado ng mga batas ng teritoryo ng demon race. Tumanggaw si Yang Kai, marami sa kanyang mga pagdududa ay nasagot. Dati, nang lumunin siya ng malamig na alon sa frozen earth, naramdaman ni Yang Kai ang pagbabago bago ng laws of space. Kung iisipin, ang malamig na alon ay talagang isang special na pasukan. Sa pamamagitan ng pasukan na iyon, maaaring makapasok ang isa sa reincarnation world. Ito ay katulad ng teleportasyon sa pamamagitan ng spatial formation. Natural, magkakaroon ng mga pagbabago bago ng mga batas ng kalawakan. Gayunpaman, ang teleportasyong ito ay hindi isang teleportasyon sa pagitan ng mga lungsod, at hindi rin ito isang teleportasyon sa buong teritoryo. Isa itong teleportasyon sa buong kaharian. Hindi mo ba naisip na umalis sa reincarnation world at bumalik sa astral world? Tanong ni Yang Kai, ang Human Sovereign City ay awkward na umiti at nagsabi. Inisip din ito ng aming mga ninuno. Gayunpaman, gaano kalakas ang spatial barrier? Hindi pa banggitin na hindi ito mahahanap, kahit na matagpuan, sino ang makakasira nito? Sa puntong ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng Human Sovereign City. Tumingin siya kay Yang Kai nang may pag-aalinlangan at sinabing, Ginoo, mukhang bihasa ka sa laws of space. Dati, tinanong niya si Yang Kai kung paano siya makapasok sa City of Human Sovereign City nang walang seal of Human Sovereign City. Ipinakita ni Yang Kai ang kapangyarihan ng laws of space sa harap niya. Bagamat matanda na ang Human Sovereign City, hindi naman masama ang kanyang paningin. Natural na nakita niya ito sa isang sulyap. Kung ang taong ito, baka talagang masira niya ang spatial barrier. Sa pag-iisip nito, ang mood ng Human Sovereign City ay biglang naging iritado. Pinag-isipan siya ni Yang Kai at sinabing, mukhang ayaw mong umalis sa lugar na ito. Isang bakas ng awkwardness ang lumitaw sa mukha ng Human Sovereign. Sinabi niya sa mahinang boses, ang pag-alis sa mundong ito at pagbalik sa lupaing ninuno ay ang huling hiling ng aming mga ninuno. Ang matandang ito ay natural na gustong umalis sa lugar na ito. Ngumisi si Yang Kai, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Mataas at makapangyarihan ang Human Sovereign City. Ang kanyang mga salita ay batas. Gaano man kalakas o kain na ang Human Sovereign City, walang sumusuway sa kanyang mga utos. Kung ako sayo, hindi ko rin gugustuhin umalis sa lugar na ito. Hindi ka ba magiging masaya at walang pakialam dito? Ang Human Sovereign ay awkward na tumawa. Halatang nataman ni Yang Kai ang ulo. Hindi siya masyadong malakas at alam ang sarili niyang limitasyon. Kung talagang umalis siya sa reincarnation world at bumalik sa astral world, siya ay mabubugbog pabalik sa kanyang orihinal na estado. Binago ni Yang Kai ang paksa at sinabing, wala na ba talagang paraan para umalis sa mundong ito? Nang hindi siya hinintay na sumagot, sinabi ni Yang Kai, mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo. Bagamat hindi ko talaga gustong pumatay ng matanda, kung wala akong ibang pagpipilian, hindi ako magpapakita ng awa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Human Sovereign at nagmamadali siyang nagsabi, Yinfeng Mountain, nasaan ang Yinfeng Mountain? Maaari ba kaming umalis sa reincarnation world mula sa Yinfeng Mountain? Sabi ng Human Sovereign, iisa lang ang posibilidad, at hindi ko ito magagarantiya. Siyempre, para yan sa isang master na katulad mo. Kung wala kang Space Force para protektahan ang iyong sarili, isa lamang itong lupain ng kamatayan. Upang makaalis sa lugar na ito, pinag-isipan ng ating mga ninuno ang kanilang mga utak at sinubukan ang maraming paraan, ngunit walang resulta. Sa huli, natukoy nila na ang Yinfeng Mountain ay maaaring may daanan upang lisanin ang lugar na ito. Siyempre, ito ay isang posibilidad lamang, ngunit ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib. Ang hanging yin na umiihip ay pinaghalong Cold Chi at Demonic Chi. Kahit na ang isang third level Emperor Realm Master ay hindi maaaring pumunta ng masyadong malayo. Cold Chi, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay at matalim na hinawakan ang pangunahing punto. Anong klaseng Cold Chi? Sinabi ng Human Sovereign. Isang Cold Chi na kayang sirain ang lahat ng buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ito ba ang Cold Chi mula sa Frozen Earth? Mukhang hindi nagsisinungaling ang matanda. Ang Yinfeng Mountain ay maaaring talagang makaalis sa reincarnation world. Ang Cold Chi mula sa Frozen Earth ay hindi maaaring dumating sa reincarnation world nang walang dahilan. Pagkatapos ng lahat, sila ay dalawang magkaibang mundo. Ngunit sa katunayan, mayroong Cold Chi sa Yinfeng Mountain, na nangangahulugan na ang Cold Chi mula sa Frozen Earth ay pumasok sa reincarnation world sa pamamagitan ng isang pasukan.
Kung may babalik nila ang mga bakas ng pasukan na ito, tiyak na mahahanap nila ang daan pabalik sa Star World. Gayunpaman, mayroon ding demonic chi na nahalo sa hangin ng yin, na nangangahulugang ang pasukan ay hindi lamang konektado sa Star World, kundi pati na rin sa Demon Territory. Ang demonic chi sa Demon Territory ay maaari ding tumagas sa Star World. Sa makatuwid, sa isang lugar sa Yinfeng Mountain ay dapat na ang special intersection sa pagitan ng Reincarnation World, ng Star World, at ng Demon Territory. Ang kapangyarihan ng Cold Chi lamang ay nakakatakot, at sa Demonic Chi na nagdulot ng gulo, ito ay talagang sapat na upang pigilan ang isang Third Stage Emperor Realm Cultivator. Hindi nakapagtataka na walang sinuman mula sa Human Clan ang nakaalis sa Reincarnation World sa loob ng napakaraming taon. Pinagmasdan ng Human Sovereign ang ekspresyon ni Yang Kai mula sa gilid. Paanong hindi niya mahulaan ang kanyang iniisip nang makita niya ang mayamang ekspresyon sa kanyang mukha? Natuwa siya, pero hindi nagbago ang ekspresyon niya. Nagpakita siya ng mataimtim na panghihikayat. Gusto ba ng kamahalan na makipagsapalaran? Patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit ang Yinfeng Mountain ay hindi magandang puntahan. Kahit na talagang mahanap ng kamahalan ang paraan, baka hindi ka na makabalik sa Star World. Baka hindi mo sinasadyang makapasok sa Demon Territory. Kung ganoon talaga, siguradong mamamat ka. Tinapak ni Yang Kai ang balikat ni Human Sovereign, dahilan para bahagyang lumiit siya. Ngumisi siya at sinabing, ayaw mo bang mamatay ako ng mas maaga? Kung may iniisip ka sa puso mo, sabihin mo lang. Nakakadiri makitang itinago mo sila at nagsasalita ng sarkastiko. Ang Human Sovereign ay mukhang napahiya at nagmura sa kanyang puso. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Si Yang Kai, gayunpaman, ay nagpa siya. Pumalakpak siya at sinabing, pumunta tayo sa Yinfeng Mountain. Ang Human Sovereign na bigla, ako. Pupunta rin ako, gusto mong pumunta. Si Yang Kai ay tumingin sa kanya ng patagilid. Malakas na umiling ang Human Sovereign. Kung ayaw mong pumunta, bakit ka mag-abala? Nagtatanong. Ngumisi si Yang Kai at iniba ang paksa. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinatay? Pinunasan ng Human Sovereign ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabi sa nanginginig na boses. Pakipaliwanagan ako, lumingon si Yang Kai. Ang kanyang ulo upang tumingin kay Qing at sinabing, ililigtas ko ang iyong buhay. Pamahalaan ng mabuti ang Human Sovereign City at huwag mo nang ipahiya ang Old Ancestor Qing. Itinaya ko ang aking buhay para iligtas kayong mga tao. Marshall Peak, Kabanata 2967. Langit na higit pa sa langit, mga tao higit pa sa mga tao. Oo, ang Human Sovereign ay isang yes man. Hindi na siya kasing yabang ng dati. Ang suporta ng Holy Tree ay tinanggal, at siya ay hindi sapat na malakas, kaya maaari lamang siyang magpanggap na mahina. Gayunpaman, naguguluhan siya. Sino si Qing? Maaaring ito ay ang Holy Tree. Pero bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Labas tayo. Tumawag si Yang Kai na may kaunting kawalan ng interes. Inabot niya at tinapak ang matangkad na ball ni Qing, pagkatapos ay tumalikod at naglakad palabas. Ang Human Emperor ay sumunod na malapit sa likuran, ginagaya ang bawat hakbang niya. Naglalakad palabas sa hamog at bumalik sa Imperial Palace, agad niyang narinig ang mga tunog ng matinding labanan, na may halong kahabag-habag na alulong at galit na dagendong. Ito ay isang matinding laban. Lamingga-lingga si Yang Kai sa paligid at natagpuan ang mga taong nakahandusay sa lupa. 70% ng 20 prinsipe at prinsesa ay nakahiga sa lupa. Karamihan sa kanila ay nabali ang mga braso at binti, at ang ilan sa kanila ay tila malubhang nasugatan. May malaking pool ng dugo sa tabi nila, at hindi niya alam kung patay na sila o hindi. Para naman sa mga gwardya na nagbabantay sa Holy Tree, kalahati sa kanila ay binugbog. Sa sandaling ito, sa kalangitan, ang anino ng kulang dragon na 300 talampakan ang haba ay nakapulupot sa lupa. Nakahinga ito ng nakakapasong hininga ng dragon, at isang serye ng mga katanji tanging lihim na kasanayan sa Dragon Race ang inilabas. Ang mga tao sa paligid nito ay parang mga langgam, at sila ay tumakas na parang mga daga. Nagulat ang Human Sovereign nang makita ito, at hindi niya maitago ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Bagamat alam niyang hindi dapat gawing trifle ang Dragon Race, hindi niya inaasahan na ganito kalakas ito. Talaga, lahat ng mga eksperto na maaari niyang pakilyusin ay nagtipon dito, ngunit wala pa rin silang magagawa sa isang dragon. Sa halip, dumana sila ng matinding casualty. Bukod dito, hindi masyadong optimistiko ang sitwasyon ng labanan sa kalangitan. Kahit na ang katawan ng pulang dragon ay malaki at halata, ang bawat pag-atake ay napakalakas. Ang mga eksperto na maaari pang gumalaw ay maaaring mamatay o masugatan pagkatapos matamaan nito. Sa isang kisap mata, isa pang 2 tao mula sa Emperor Realm ang tinamaan ng hininga ng dragon.
Bumagsak sila mula sa langit na natatakpan ng apoy. Tumigil nga kayong lahat, ang Human Sovereign ay nagmamadaling sumigaw. Nang marinig ito, ang mga prinsipe at prinsesa at ang mga gwardya na maaari pang gumalaw ay umatras, na naglagay ng ilang distansya sa pagitan nila ni Zhu Qing. Nang makita nila si Yang Kai at ang Human Sovereign, muli silang natigilan. Dahil sa sandaling ito, nakatayo si Yang Kai sa harap ng Human Sovereign. Ang mataas at makapangyarihang Human Sovereign ay nakatayo tatlong hakbang sa likuran niya na parang isang katulong. Mukha siyang walang katulad na balisa. Imperial na ama, bulalas ng Second Princess, siya ay isang Second Order Emperor Realm Master, ang pinakamalakas sa mga Imperial Prince at Princess. Nakipag-away siya sa itim na tuta at hindi direktang inatake si Zhu Qing, kaya hindi masyadong malala ang mga sugat niya. Mukha lang siyang gusot, guti-guti ang damit. Nagtataka siyang tumingin sa Mortal Emperor at gustong itanong kung ano ang nangyayari, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya magawang magtanong. Bastos, galit na galit ang Human Sovereign. Walang babala, ibinuka niya ang kanyang bibig, dahilan para matigilan ang lahat. Ang dalawang ito ay mga bisita ng Emperor na ito. Hindi mo sila na-entertain ng maayos at nakipag-away pa sa kanila. Ano ang kahulugan nito? Hindi mo man lang inilalagay ang Emperor na ito sa iyong mga mata. Natahimik ang buong lugar, at nakaramdam ng pagkahilo ang Second Princess. Maliba ang narinig niya. Ang dahilan kung bakit sila kumilos ay dahil inutusan sila ng Human Sovereign na magsanib puwersa at pabagsakin ang Dragon Race. Ngunit sa isang kisap mata, ibang paliwanag ang ibinigay ng kanyang Imperial Father. Ito pa rin ba ang Human Sovereign? Mabilis namang nag-react ang Third Prince. Mabilis siyang lumuhad at sinabing, Imperial Father, mangyaring maging mahinahon. Nangangati lang kaming matuto sa mga bisita. Hindi namin sinasadyang maging pabaya. Matuto sa isa't isa, nagdilim ang mukha ng Human Sovereign. Palihim niyang sinulyapan si Yang Kai at nalaman niyang wala siyang pakialam. Itinaas niya ang kamay at sinampal ang Third Prince. Hinampus niya sa dibdib ang ikatlong prinsipe at pinalipad ito. Tumalsik ang dugo sa kanyang bibig sa gitna ng hangin. Galit na sumigaw ang Human Sovereign. Ganito ba kayo natututo sa isa't isa? Maglakas loob ba kayong mangbuli ng isang tao? Isa kayong kahihiyan sa ating Imperial Family. Hindi pinansin ng Third Prince ang kanyang mga sugat at muling bumangon. Lumuhad siya at sinabi sa nanginginig na boses, Imperial Father, mangyaring huminahon. Alam naming mali kami. Alam naming mali kami. Nagmamadaling lumuhad ang mga prinsipe, prinsesa, at mga gwardya. Maging ang dalawang three-layer Emperor Realm Cultivator ay ganoon din ang ginawa. Ang ganitong bagay ay talagang imposibleng makita sa labas ng mundo. Ang tatlong layer na Emperor Realm Cultivator ay matataas at makapangyarihan. Sino sa kanila ang hindi malupit sa labas ng mundo? Paano sila luluhod sa isang taong mas mababa ang cultivation kaysa sa kanila? Ngunit sa Human Sovereign City, ito ay isang pangkaraniwang pangyayari. Napabayan mo ang mga bisita at nagsimulang mag-away. Sa tingin mo ba masasabi mo lang na mali ka? Huwag masyadong walang muwang. Malamig at hindi nasisira ang mukha ng Human Sovereign. Mukhang napakatagal mo nang namuhay ng mapayapa. Hindi mo alam na laging may mas hihigit sa iyo. Ibinuka ng Second Princess ang kanyang bibig, na parang may gustong sabihin, ngunit pinandilatan siya ng Human Sovereign at tinikom ang kanyang bibig. Nakaramdam siya ng mali. Sa Human Sovereign City, ang Imperial Family ay ang langit. Anong langit ang hihigit pa sa langit? Higit sa iba. Ang mga bastos na ito ay may mga mata ngunit hindi nakakakita. Talagang naglakas loob silang salakayin ang iyong asawa. Paano mo gustong harapin sila? Patayin o putulin sila? Hindi makikialam ang matandang ito. Tumalikod ang Human Sovereign at tumingin kay Yang Kai na may tame time na ekspresyon. Nang marinig ito ng lahat, lahat sila ay natiglan. Maging ang Third Prince, na nahulaan na kung ano ang nangyayari, ay natulala. Hindi niya akalain na ang Human Sovereign ay magiging napakagalang sa tagalabas na ito, kahit na sa punto ng pagkompromiso. Ano ang nangyari doon ngayon lang? Bakit nagbago ang saloobin ng Human Sovereign? Talagang tinawag niya ang kanyang sarili na matandang ito. Bagamat hindi niya mahulaan, malabong naramdaman ng Third Prince na may kakaibang nangyari ngayon lang. Kung hindi, ang Human Sovereign ay hindi magiging mapagpakumbaba. Ngumisi si Yang Kai at tumangala sa magandang figure sa kalangitan. Itinaas niya ang kanyang boses at sinabing, Qing Yir, nasaktan ka ba? Si Zhu Qing ay bumalik na sa kanyang anyo bilang tao. Nang marinig niya ito, dahan-dahan siyang umiling. Kung hindi siya dragon, tiyak na hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan kapag nakaharap ang napakaraming malalakas na kaaway. Gayunpaman, pagkatapos na maging isang higanteng dragon, ang kanyang depensa ay kamangha-mangha. Kahit na nakaharap siya sa maraming mga kaaway ng sabay-sabay, hindi siya nahulog sa isang dehado.
Bagamat dumanas siya ng maraming pag-atake, hindi siya nasaktan. Ngumiti si Yang Kai at lumingon sa Human Sovereign, sinabing, "Kung gayon ay wala lang. Isang friendly match lang iyon." Tuwang-tuwa ang Human Sovereign. "Ang matandang ito ay lubos na nagpapasalamat sa iyong katwiran. Talagang natatakot siya na hindi pabayaan ni Yang Kai ang bagay na ito." Lihim siyang natuwa na mataas ang cultivation ng Dragon Race. "Kung hindi, walang paraan upang malutas ang bagay na ito ng mapayapa. Bakit nandito ka pa? Isang grupo ng mga kahihiyan." Bumaling ang Human Sovereign sa karamihan at galit na sumigaw. Ang mga prinsipe at prinsesa at ang mga gwardya ay parang pinatawad sila sa panaginip. Umalis silang lahat, hindi nakakalimutang pulutin ang mga sugatan sa lupa at dalhin sila. Ang lumitaw ang itim na tuta nang wala sa oras at kinagat ang dibdib ng Second Princess habang nakatulala ito. Nagulat ang Second Princess at itinaas ang kamay para sampelan ang tuta. Ham! Malamig na umungol ang Human Sovereign. Biglang nanlamig ang kamay ng Second Princess sa hangin. Lalong agresibo ang itim na tuta. Diretsahang pinunit nito ang malaking piraso ng damit niya sa dibdib, tumambad ang kulay pink na underwear sa ilalim. Tuwang-tuwa itong tumakbo sa gilid habang nakataas ang buntot, na parabang naghiganti sa malalim na puot. Proud na proud ito sa sarili. Namutla ang mukha ng Second Princess. Mabilis niyang tinakpan ng mga kamay ang nakalantad na dibdib. Namula ang mukha niya at galit na tinadyakan ang paa. Pagkatapos ay mabilis siyang umatras. "Gumawa ako ng katangahan sa sarili ko sa harap mo." Labis na napahiya ang Human Sovereign. Akala niya noon okay lang ang mga prinsipe at prinsesa na ito, pero ngayon, mas nakakadiri ang bawat isa sa kanila. Bahagyang sinabi ni Yang Kai, "Mananatili kami ng aking asawa sa palasyo saglit." Ang Human Sovereign ay ayaw, ngunit hindi siya maaaring tumanggi. Masasabi lang niya, "Maaari kang manatili hanggat gusto mo. Huwag kang mag-alala, hindi ako magtatagal. Aalis ako kapag handa na ako." Ang Human Sovereign ay hindi nang ahas na magsabi ng anuman. Sa oras na ito, kung gaano siya nagsasalita, mas malamang na siya ay matatalo. "At saka, kailangan ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa Reincarnation World at ang Gloomy Wind Mountain. Ipadala ito sa akin sa lalong madaling panahon." "Oo, may isa pang bagay na kailangan ko ng tulong mo. May Dragon Race na kasama natin sa Reincarnation World. Isang tao. Sana ay makatulong ang Human Sovereign para bantayan siya. Kung may balita man, hayaan alam ko agad." "Huwag kang mag-alala, kapag nagbago ang mga batas ng langit at lupa, magpapadala agad ako ng mga tao para hanapin siya." Magaling. Makalipas ang 2 oras, sa isang napakamarangyang palasyo, marahan na niyakap ni Yang Kai si Zhu Qing at umupo sa isang maluwang na upuan. Umupo si Zhu Qing sa kanyang kandanggan, at ang maliit na itim na aso ay nakahiga sa gilid, umiidlip. Kung ganoon, kakaiba talaga itong Reincarnation World. Kung gusto nating umalis sa lugar na ito, madadaanan lang natin ang Gloomy Wind Mountain. Mahinang tanong ni Zhu Qing. Dahan-dahang nil-ero ni Yang Kai ang malalambot na kamay ni Zhu Qing. Hindi pa niya ito pinansin noon, ngunit ngayong malapit na siya sa kanya, napagtanto niya na ang kanyang mga kamay ay puti ng niyebe at walang kamali-mali. Ang mga ito ay malambot na parang walang buto, at ang kanyang 10 payat na daliri ay kasing manipis ng mga shallots. Mahirap isipin kung paanong ang isang maliit na kamay ay makakapaglabas ng gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Hindi komportable si Zhu Qing sa kanyang paglalaro. Gusto niyang bawiin ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang lakas. Nakatitig lang siya sa kanya. Nagkunwaring hindi nakita ni Yang Kai at ipinagpatuloy ang pakikipaglaro sa kanya. Casual niyang sinabi, "Mula sa impormasyong mayroon tayo ngayon, ang Gloomy Wind Mountain ang tanging paraan palabas, at doon lang tayo makakapunta." Nag-aalalang sinabi ni Zhu Qing. Ngunit ang lamig ay mahirap labanan. Hindi pa tayo masyadong nakakapasok sa nagyayelong lupa noon, kaya walang nakakaalam kung ano ang lamig sa loob ng nagyayelong lupa. Kung ang lamig ay nagmumula sa pinakamalalim na bahagi ng nagyayelong lupa. Kahit na ang isang third layer na Emperor Realm Master ay mahihirapang gumalaw. Ang kaunting pagdikit ay magiging sanhi ng pagyelo sa isa. Kahit ano paman, kailangan nating umalis at tingnan ito. Ngunit kailangan muna nating hanapin si Zulay. Sa totoo lang, ang lugar na ito ay hindi masama. Sa proteksyon ng Holy Tree, ang Human Sovereign City ay maaaring maupo at makapagpahinga. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa anumang panghihimasok. Kung maaari tayong manirahan dito. Gusto mo bang manatili? Nagulat si Yang Kai. Magsasalita na sana si Zhu Qing, ngunit parang may napansin siya bigla. Namula ang mukha niya, at mabilis siyang tumayo mula sa kandanggan ni Yang Kai. Hinayla siya pabalik ni Yang Kai. May tao dito. Medyo napahiya si Zhu Qing. Kung tutusin, ngayon lang siya nakaranas ng sex at sobrang nahihiya. Nang makitang determinado siya,
Hindi siya pinilit ni Yang Kai at pinakawalan siya. Ilang sandali pa, isang walang malasakit na boses ang narinig mula sa labas ng bulwagan. Guro, nandito ka ba? Humihiling si Fuyu ng madla. Ang maliit na itim na aso, na nakahandusay sa lupa, ay biglang nagtaas ng ulo at mabangis na ibinuka ang kanyang mga ngipin. Sa nakaraang labanan, nagkaroon ito ng sama ng loob kay Fuyu, kaya nang marinig ang sinabi ng babaeng ito, pag-alit itong sumagot. Pasok ka, Marshall Peak, Kabanata 2968. Paglago, itinulak ang pinto sa bulwagan, at ilang babae ang pumasok. Lahat sila ay mukhang pambihira. Kasama si Fuyu sa pangunguna, naglakad sila sa isang linya. Bawat isa sa kanila ay may hawak na isang malaking tumpok ng mga sinaunang libro sa kanilang mga kamay. Guro, narito ang lahat ng gusto mo. Sabi ni Fuyu habang nakayuko. Nakayuko si Fuyu habang nagsasalita. Mukha siyang nag-aatubili, na parabang napipilitin siyang gawin ang isang bagay na ayaw niyang gawin. Iyon ang katotohanan. Kung hindi dahil sa utos ng Human Sovereign, hindi siya naririto para gawin ang gawain ng isang alipin. Iniisip niya kung ano ang iniisip ng Human Sovereign. Kailangan bang humingi ng pabor sa isang tagalabas hanggang sa lawak na ito? Baka sa mukha niya ang kawalang kasiyahan niya. Ibaba mo sila. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa grupong ito ng mga tao at nalaman na karamihan sa mga babaeng ito ay mukhang pamilyar. Talagang lahat sila ay mga prinsesa. Si Fuyu ay mukhang pinakamatanda. Ang pinakabata ay 14 o 15 taong gulang lamang. Hindi niya ito nakita sa malaking bulwagan, ngunit ang kanyang 6 na dahon na katawan ay hindi maaaring pekeng. Ang bunsong prinsesa ay halatang napaka-curious. Tumayo siya sa dulo ng linya at patuloy na nakatingin kay Yang Kai gamit ang kanyang malalaking mata. Sa ilalim ng impluensya ng Fuyu, inakala niya na si Yang Kai ay isang kasuklam-suklam na kontrabida, ngunit ngayong tumingin siya sa kanya, parang hindi siya ganoon. Wala siyang 3 ulo at 6 na braso, kaya hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit sa kanya ang second sister niya. Tumingin si Yang Kai sa kanya at kinindatan siya. Nagulat ang munting prinsesa. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at ibinaba ang mga gamit sa kanyang mga kamay. May iba ka pa bang utos? Kung hindi, aalis na kami. Malamig na tiningnan ni Fuyu si Yang Kai. Matigas ang tono nito, at mukhang hindi kumbinsido. Sumulyap si Yang Kai sa kanya. Gusto niyang pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanya. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, "Maghintay ka sa labas, tatawagan kita kung may kailangan ako. Huwag mo akong istorbohin kung walang importanteng bagay. Teka, teka," nanlaki ang mga mata ni Fuyu. Halos akala niya mali ang narinig niya. Siya ang second princess ng Human Sovereign City. Pangalawa lang siya sa isang tao pataas, lahat ng iba. Ito ay sapat na nakakahiya na kailangan niyang maghatid ng mga libro sa kanya. Ang lakas ng loob niyang paghintayin siya sa labas. Akala ba niya isa siyang utusan na pwedeng utusan? Hindi niya ito matitiis. Halos sumabog ang kanyang galit, ngunit nang maisip niya ang mga naunang tagubilin ng Human Sovereign, para siyang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig. Agad na napawi ang kanyang matinding galit. Nakangangalang ang ngipin niya at sinabing, "Oo, hinding-hindi siya mangangahas na suwayan ang mga utos ng Human Sovereign." Dahan-dahan ang lumabas ng bulwagan ang mga prinsesa at nagbabantay sa labas ng pinto na may iba't ibang iniisip sa kanilang isipan. Bukod sa munting prinsesa, kitang-kita sa mga mukha ng iba sa mga prinsesa ang hinanakit. Nadama nila na ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat gawin sa kanila. Sa pangunahing bulwagan, tiningnan ni Yang Kai at Zhu Qing ang mga librong nakatambak sa mesa. Kumuha sila ng libro at nagsimulang magbasa. Ang mga aklat na ito ay karaniwang mga talaan tungkol sa reincarnation world. Kalahati sa kanila ay tungkol sa kasaysayan ng pag-unlad ng reincarnation world, at ang kalahati ay tungkol sa mga kaugalian at anyong lupa ng mundong ito. Ang sangkatauhan ay narito ng mahigit 100,000 taon, at ang kaharian na ito ay hindi masyadong malaki, kaya bukod sa lugar sa paligid ng Devil Free City na ipinagbabawal sa sangkatauhan, ang sangkatauhan ay na-explore na ang lahat ng iba pang mga lugar. Ito ang lahat ng mga lihim na kayamanan ng maharlikang pamilya, at hinding-hindi sila makikita ng mga ordinaryong tao. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yang Kai at Zhu Qing sa palasyo at hindi lumabas. Maingat nilang binuklat ang mga aklat na ito at nakolekta ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa mundong ito. Pagkaraan ng ilang araw, sinapo ni Yang Kai ang kanyang noo at inilapag ang huling libro sa kanyang kamay. Bahagyang kumunot ang noo niya at napaisip ng malalim. Halos sabay na natapos ni Zhu Qing ang pagbabasa. Maingat na sinabi niya. Kaya ang mundong ito ay talagang matatagpuan sa pagitan ng 2 kaharian, isang spatial aperture. Humalaklak si Yang Kai. Kung hindi, hindi magkakaroon ng ganoong bagay na nagbabago ang mga batas ng langit at lupa.
Mahirap talaga para sa kanila na mabuhay at magparami sa ganoong lugar. Malaking tulong ang Holy Tree. Ang Holy Tree. Bahagyang tumanggaw si Yang Kai. Napakalaking tulong talaga nito. Hindi lamang nito naprotektahan ang buong Human Sovereign City, ngunit naiwan din nito ang pamana ng Wizard Techniques. Orihinal na inakala ni Yang Kai na ang Wizard Techniques ng Royal Family ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ng kanilang mga ninuno, na nagpapahintulot sa Wizard Technique na magpatuloy sa pagsunog. Ngunit ngayon, tila hindi ito ganap na nangyari. Pagkaraan ng daan-daang libong taon, nagbago ang mga batas ng langit at lupa. Sa Astral Realm, ang Wizard Techniques ay unti-unting napalitan ng martial arts. Ang Reincarnation World ay paminsan-minsan ay magkakatulad sa mga batas ng Astral Realm. Natural, hindi angkop na linangin ang Wizard Techniques. Gayunpaman, ang pag-iral ni Ching ay nagpapahintulot sa Wizard Technique na maipasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay maaari lamang mag-cultivate sa pag-iisa malapit sa Ching upang maramdaman ang kapangyarihan ni Ching at makisalamuha kay Ching. Noon lamang nila tunay na malinang ang Wizard Techniques. Kung wala ang tulong ni Ching, kahit na pinagkadalubhasaan nila ang pamamaraan ng cultivation ng Wizard Techniques, hindi sila papayagan ng mga batas ng langit at lupa na linangin ang kapangyarihan ng Wizard Techniques. Si Ching ay isang bayani ng isang panahon. Siya ang tagapagmana ng kapangyarihan ng buong sinaunang mundo. Kung wala siya, ang Wizard Techniques sa Reincarnation World ay napahamak na. Nakakalungkot lang na noong labanan ng mga tao at mga demonyo, nalubog na ang kanyang isip. Ngayon, naiwan na lang siya sa magulong kalooban. Binantayan niya ang kanyang namamatay na hangarin na protektahan ang sangkatauhan at protektahan ang Wizard Techniques. Hindi alam ni Yang Kai kung may pagkakataon siyang magising muli. Gayunpaman, tinantya niya na ang mga pagkakataon ay napakaliit. Dahil daan-daang libong taon na ang lumipas, kung talagang magising si Ching, matagal na niyang ginawa. Hindi na sana siya maghihintay hanggang ngayon. Bukod dito, tinantya ni Yang Kai na kahit magising si Ching, hindi niya maaalala ang nakaraan. Siya ay muling ipanganak, dapat siyang ipanganak muli, may mga tala ng Yinfeng Mountain sa mga sinaunang aklat. Gayunpaman, ito ay napakabihirang. Nagtala lamang ito ng isang magaspang na lokasyon. Hindi alam ang sitwasyon sa loob. Ito ay dahil ang sangkatauhan ay hindi nakatapak sa lugar na iyon sa loob ng daan-daang libong taon. Gayunpaman, ang Demon Race ay madalas na nananatili sa paligid upang magtanim sa tulong ng purong demonic chi na bumulwak mula sa Yinfeng Mountain. Sa makatuwid, kung talagang gusto nilang pumunta sa Yinfeng Mountain, tiyak na makikipag-away sila sa Demon Race. Walang pakialam si Yang Kai tungkol dito. Sa anumang kaso, nasakop na niya ang higit sa 10 Demon King at maaari niyang utusan ang mga ito kung gusto niya. Alam din niya ang iba't ibang katangian ng Demon Race tulad ng likod ng kanyang kamay. Kung talagang na-encounter nila ang Demon Race, sila ang dahado. Wala pa ring balita mula sa Human Sovereign City tungkol kay Zulay. Ang mga batas ng langit at lupa sa labas ng mundo ay nagbago. Ang buong kapangyarihan ng Human Sovereign City ay madalas na ipinadala upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Zulay. Gayunpaman, wala pa silang nahanap hanggang ngayon. Hindi masyadong nag-alala si Yang Kai at Zhu Qing tungkol kay Zulay. Kung tutusin, isa pa rin siyang rank 8 Red Dragon. Hindi Dragon Race kung may nangyaring ganoon kadali. Kaya naman, tahimik silang dalawa na nanatili sa palasyo. Sa araw na ito, biglang nagising si Yang Kai mula sa kanyang pagmumuni-muni. Bahagyang kumikinang ang kanyang mga mata, parang kinikilig. Anong problema? Hindi kinailangan ni Zhu Qing na magtanim. Nagbuklat siya ng libro sa gilid. Nang mapansin niya ang mga galaw ni Yang Kai, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Qingyir, parang naging mas malakas ako. Sabi ni Yang Kai na may kaunting panonibig. Ang pagiging mas malakas ay isang magandang bagay. Bakit ka ba nagkakaganito? Kasi hindi ko alam kung bakit ako naging matatag. Sa anong paraan? Bloodline. Nagtataka si Yang Kai kay Zhu Qing. Mukhang wala akong ginawa sa mga oras na ito. Bakit pakiramdam ko lumakas ang bloodline ko? Halatang halata ang paglakas ng bloodline niya. Ito ay dahil naramdaman ni Yang Kai na ang source energy ng Golden Divine Dragon ay mas malalim na sumanib sa kanya. Sa panahong ito, hindi niya nilinang ang Dragonization ability, ni hindi siya nakatagpo ng anumang mga labanan sa buhay o kamatayan. Walang dahilan para lumakas siya ng walang dahilan. Ang pagtaas ng kapangyarihan ay palaging nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng pagsisikap. Hayaan mo akong subukan. Upang maiwasan ang anumang maling kuro-kuro, agad na umungal si Yang Kai at na-activate ang Dragonization ability. Nang tumunog ang mataas na tunog ng dragon, ang gintong dragon ay kumislap. Sa isang pagsabog ng mga tunog ng kaluskos, ang mga buto sa buong katawan niya ay gumawa ng isang pagsabog ng mga popong sound.
Biglang tumangkad ang kanyang tigre, at kumalat ang kanyang komban. Sa sandaling napuno ng dragon's might ang hangin, naramdaman na lamang ni Yang Kai ang pangangati sa kanyang noo, na parang may lalabas na bagay sa kanyang katawan. Ang kanyang mga braso ay hamaba, ang kanyang mga kamay ay naging dragon claws, ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang nakalantad na balat ay natatakpan ng isang suson ng solidong kaliskis ng dragon. Sanay na siya sa mga bagay na ito, at alam niya kung anong klaseng pagbabago ang mangyayari sa kanya, kaya nag-concentrate siya sa pagdanas ng mga pagbabago sa kanyang katawan. Nang tumigil ang lahat ng pagbabago, naging behemoth na si Yang Kai. Marahan siyang bamantong hininga, at 20 puting usok na parang hangin ang agad na lumabas sa kanyang mga butas ng ilong. Umupo si Zhu Qing sa isang upuan, isinara ang libro, at tumangala sa kanya. Gumawa ng malalaking hakbang si Yang Kai, naglakad-lakad sa paligid ng bulwagan, at nagulat na sinabi. Oy, mukhang tumangkad ako ng kaunti. Ang nakaraang pakikipaglaban kay Zulay sa Asher Sun Temple ay naging dahilan upang makagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa dragonization ability, at ang kanyang katawan ay biglang naging 40 talampakan. Ngayon, tumaas muli ang kanyang taas, at ang isang konserbatibong pagtatantya ay umabot ito sa 45 talampakan. Ang pagtaas na ito ay hindi isang ilusyon, ngunit totoo. Sa ngayon, malabo ding nauunawaan ni Yang Kai ang ilang mahahalagang punto. Kung mas malalim ang paglilinang ng lihim na sining na ito, mas lubusan ang pagsasanib sa pagitan niya at ng Golden Divine Dragon Source, at mas dalisay at mas highend ang bloodline ng Dragon Race. Ang pinaka-intuitive na pagpapakita ay ang kanyang taas. Habang lumalalim ang kanyang paglilinang, ang kanyang kalahating dragon na katawan ay tumangkad at tumangkad. Naghinala si Yang Kai na kapag maaari niyang ganap na pinuhin ang Golden Divine Dragon Source, magagawa niyang mag-transform sa isang Golden Dragon at gumala sa 10,000 Worlds. Gaano kakataas dati? Tanong ni Zhu Qing. Malamang. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at gumuhit. Sa kabutihang palad, ang palasyo ay itinayo ng labis na kahanga-hanga, kung hindi, hindi niya maituwid ang kanyang likod ngayon. Tapos lumakas ka talaga. Kinagat ni Zhu Qing ang kanyang mga labi at ngumiti. Pero bakit? Gustong kumamo ni Yang Kai sa kanyang mukha, ngunit nang ang kanyang mga kuko ng dragon ay kumamo sa kaliskis sa kanyang mga pisngi, isang string ng mga spark ang lumipad. Ito ay isang magandang bagay upang maging mas malakas, ngunit ito ay hindi magandang hindi malaman ang dahilan. Kailangan niyang alamin ang dahilan para makapagpatuloy siya sa direksyong ito sa hinaharap. Maingat na inaalala ang mga pangyayaring naganap kamakailan, nalaman ni Yang Kai na walang partikular na kapansin-pansin. Bukod dito, wala pang 2 buwan mula noong huling tagumpay niya sa Dragon Transformation Art. Malinaw na natatandaan ni Yang Kai ang bawat maliit na detalye na naganap sa pagitan, ngunit wala siyang maalala na partikular na kapansin-pansin. Ibinaba ni Zhu Qing ang kanyang ulo, at isang dampi ng pula ang lumipad sa kanyang mga pisngi. Binuksan niya ang libro at ipinagpatuloy ang pagbabasa, ngunit wala talaga sa isip niya iyon. May alam ka ba? Natagpuan siya ni Yang Kai na kakaiba at inikat ang ulo para tingnan siya. Ipinilig ni Zhu Qing ang kanyang ulo na parang rattle drum, at lalong namula ang kanyang mukha. Sabihin mo. Naglakad si Yang Kai sa harapan niya at tumingkayad. Gayunpaman, ilang beses siyang mas matangkad kay Zhu Qing. Habang nakatingin sa maliit na tao, nakaramdam siya ng kakaiba. Nahulaan niya na pagkatapos mag-transform ni Zhu Qing bilang isang higanteng dragon, magiging ganito rin ang kanyang paningin.